Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga kapatid, kaibigan, panauhin, sponsors, ang mga namuno sa okasyon na ito ngayon. Magandang araw. Ako po ay nandito bumabati sa inyo, tayong mga panauhin, especially sa mga may karamdaman na dinadala ngayon. Masasabi kong hindi lang kayo ang may dinadalang karamdaman, dahil lahat tayo ay mayroong dinadalang iba't ibang karamdaman. Kung kayo may karamdaman sa katawan, ang iba naman sa atin ay may karamdaman sa bulsa. Ang iba din may karamdaman tungkol sa emotional, physical, emotional, financial. Lahat tayo merong dinaramdam. Kanya-kanya tayong tinatahak sa mundong ito, dahil alam naman natin ang lugar natin na kinatatayuan ay may mga challenges sa buhay, di ba? Pero dapat ay ito ay hindi natin dibdibin. O masasabi laman ng iba na masasabi mo lang yan, hindi didibdibin kasi wala ka sa lugar namin. Ramdam ko yan. Ramdam ko kung ano man ang mga pinagdadaanan ng lahat. Ramdam ko kung ano ang dinaramdam ngayon ng bawat isa sa atin, kasi masasabi kong hindi ko man dinanas na magkasakit na ang halimbawa cancer. Pero ako naman ay nangangalaga sa isang may cancer. Ang iba naman dumadanas sa paghihirap dahil sa financial. Dinanas ko din ang mawalan, ang naghirap ng tudo at lumaki sa kawalan, lumaki sa walang-wala. Okay? Sa emotional naman, pinagdadaanan ko yan nung panahon na ang ina ko ay nawala at ang ama ko ay nawala. Nandito sa Bahrain, nung sila'y mawala, ako'y nandito. At panahong yun ay napakahirap dahil hindi ako pinayagan ng amo ko. Ngunit nung ang aking inanay ang lumisan, nagpumilit ako na makauwi. Makauwi ako. Kahit ang conditions ay hindi na ako makabalik, pero pinayagan ako ng amo ko na umuwi sa loob lamang ng 15 days. Ng 10 days pala. Ang hirap noon. Ang hirap labanan ang paglalakbay na nagdadalamhati ka. Pupunta ka sa ina mo. Basta masilip mo lang ang huli niyang antungan. Tapos nagmamadali kang makabalik. Ni hindi mo nga nakikita yung nakakausap yung mga kamag-anak mo dahil nakafocus ka lang noon sa nanay mong nakahimlay. Mahirap. Sobrang hirap nang bumalik ako ng Bahrain. Ang akala ko ako na may susunod sa aking ina dahil sa depression na dinanas ko, na bakit ganun ang buhay? Bakit ganun ang pagdadaanan ko? Bakit iniimuwi ako na hindi ko nakausap ang aking mga anak dahil dire-diretso ako sa aking nanay? Sobrang hirap ng nararamdaman natin lahat. Pero alam niyo ba kung ano lang ang nakapawi ng lahat ng iyon? Ano ang nagbigay lakas sa akin? Panalangin. Sabi ko sa Panginoon, hindi ako madalas humihingi sa inyo ng anumang awa at tulong. Patuloy akong nananalangin.
kung nagdarasal ako ay hindi para sa akin, kung hindi para sa mga taong minahal ko, para sa mga anak ko, sa mga kaibigan ko, hindi po ako nanghihingi ng anumang bagay na para sa kapakanan ko. Pagkos, nagpapasalamat ako lagi sa anumang ibinigay niyong pagsubok, dahil alam ko ito yung pagsubok ang magbibigay ng lakas sa akin. Nung panahon na yun, ako ay nabuhayan ako sa pagdarasal ko. Sabi ko, tulungan mo akong huwag maligaw, tulungan mo akong maging ako pa rin. Ipaunawa mo sa akin kung ano ang bagay na kulang yung hindi ko pa nagawa para gawin ko, para maging ako ulit. Kasi nanghihina na ako. Pero kung ito ang gusto mo, na manghihina ako tapos mawala na ako sa mundong ito, ito ang dahilan kung na ako maiwan ko ang pamilya ko. Bigyan mo rin po ako ng lakas na tanggapin to nang walang pag-alinlangan, dahil ako ay nilikha mo lamang. Yun ang aking panalangin hanggang sa nakatulog ako. Pagising ko, ako ay nagiging ako ulit. Buhay, masigla, marunong nang ngumiti. Ang hirap nun, hirap, sobrang hirap.